Time check is 4:33 a.m. No? Actually, kanina pa akong 3 a.m. gising. Nakatulog ako mga 1 a.m. din. But yeah, for this vlog, we're gonna be shoutcasting papuntang Pangasinan, SM City, Ordonet. Kasama si Butters. Umaga-umaga nagmumurahan kami nila Butters. Mag-shoutcast ng ano, dalawang matches for today. And isa lang yung running opinion namin on this one. Parang ano no, hindi naman comeback, pero it's good to be back, no? Parang brings back memories yung mga ganitong shoutcast. Eto mga ganitong shoutcast sa mga mall, to give you an idea guys, so 2023 na ngayon. We've been doing this since 2018, no? Sa mga mall din yung last mall tour na. Tuloy-tuloy, halos every week, every weekend, paminsan twice a week pa nga, may mall tour na nangyayari, which is mga SM malls din. And ito, alam niyo naman, tumaan tayo sa pandemic noong 2020, pero ngayon, nabalik na siya. Still the same vibe, still the same shot. Pag one-sided yung group, okay, one-sided. Pero pag may mga hype moments, kahit nga simpleng team fight lang, susumigaw talaga ng mga tao. Pero normal talaga yung one-sided matches, lalo na sa early rounds. Mainit yan kapag quarter finals o kaya lalo na semis, tapos yun, grand finals na. Sana madagdagag pa yung mga, ano, yung mga games. Saka sila, oh my Venus. Dito din yun eh. Kaya, kumbaga, ngayon, pakaramdam natin. Ang lakas natin. Actually, hindi siya makaramdam. Lakas ng Pilipinas. Pagdating sa MLBB. Kaso, paano kapag ka nag-relate na yun? Sino yung next? Kailangan mabalik yung dating kultura. Actually, kaya malakas yung MLBB sa... Malakas ang Pilipinas sa MLBB. Kasi nga, noong 2018, noong mga early years, ito yung nangyari, no? Grabe yung parang kultura. Parang siyempre, para sa akin yung mga nangyari ng event na yun, parang long-term investment long-term siya. Long-term investment kaya talaga. Kaya hindi mo naramdaman nung una. Nung una, ano mangyayari. No, pero ngayon, nararamdaman mo, nakikita na ngayon sa world stage. Hawakan mo nga sa tenga, hawakan mo sa tenga, kaya mo, baba ka. Ay, may tumumba! May tumumba! Nako, nasaat up! Ay, hindi naman, ladies! Sniper. Mga kaibigan, andun din si Lancy, yung Lord up pa rin. Minimentay ni Kaysen yung mismong Lord. And then still, si Team Archives, naniningurado sila mga kung sila natulak dito. Pero dalawa lamang natitira sa kanya, paparin Spider-Man's 4v3 situation. Binayon ka agad ni Breeze yung ilang type of lanes. Makiklaim yung Lord. Yan si Lanzo! Si Lanzo! Immortality, Lanzo here, ladies and gentlemen. Meron na mga tumitipi-tipi-tipi, and of course, Ghost Wall, may islak, wala to, at laging ng artillery. Matatapos yata yung game. Mga pre, may paparating Soren, kaibigan. Soren! That's Soren! It! Yun na yun, mga pre! Soren Einstein doing what they can, your champion of the Cypher Zone Mobile Mania, and Team Archive! Yeah, it's a great cast, classic feeling. Ilang, actually, I think I've done 100 shoutcasts na sa mga mods. So, pero it's been a while. So it feels good to actually shout na something like this. Even yung classic eksena. It feels great pa rin, no? Pero what is really far more happy sa akin is yung idea lang na at least yung mga tao meron ganitong classic tournament. Whole part about sa mga ganitong event, no? Is actually yung mga tao, they really are, lalo na yung mga na-involved, they really are very satisfied. Very satisfied kapag nakakonklud sila ng event. They're very happy whenever they finish us up a prop, no, or something. Kasi satisfying naman talaga. Not to mention you're doing something about gaming, no? And yeah. Ano yan sa baga, hindi ko yata pwede ito. Pero ayun, Joy, ayun yung pinagpapasaya ng eksena ng esports talaga. Yung mga nasa likod ko, ayan, they are actually students from TIT. So, nakatuwa makita na ano, parang the events just carries on, tuloy-tuloy lang. Not to mention, there are many new people that are getting involved. And with each new people, there are new appreciations that are, you know, na maririnig ka. And actually, it reminds you, I mean, it reminds you and also strengthens. It reminds you about, you know, the beauty of esports. And overall, really, just strengthens, you know, esports itself.